Bago tayo magpatuloy mga Brothers on the Wheels, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong episode. At i-like niyo na rin po ang aking Facebook page para ma-update kayo pagdating sa motorsiklo. Marami ang namangha, marami ang nag-aabang, at marami rin ang nagre-request ng preview episode kahit wala pang official news na makakarating dito ang motor na ito at nakasalalayan kay Moto Estrada dahil nasimulan na nilang kunin ang isa sa mga model bikes ng Benda Motor at yan ang Box 400 Cruiser Bike. Sa design pa lang, mukhang maraming brand na ang masasapawan sa Street Fighter bike na ito mula sa China. At marami ang nagsasabi, design ito ng Kiska, ang designer ng CF Moto at KTM. Well, para nga. Yung mukha pa lang ng Asura 400 para sa akin e parang ulo ni Bumblebee pagsasabak sa laban or Demon Eye impression. Pagdating sa tangke na 16 liters ang capacity na parang camelback ang pagkakahulma, all the way sa liyad na puwetan na parang sexing babae tignan e masasabi mo talaga ang Benda Asura 400 ay isang purong street fighter bike. Nilabas nila noong 2019 March alongside with the Benda Box 400 Cruiser Bike sa isang event. And right away nag-announce agad ang Benda Motor na under production na ang Asura 400 at Box 400 para ibenta globally. Sigurado makikipag-compete ito sa mga naked street bike sa market like Kawasaki C400, KTM Duke 390, Bajaj Dominar 400, Honda CB400R, and so on. Sa ngayon, hanap ng mga customer ay fuel injected, dual channel ABS, digital LCD panel, and some security features. Well, lahat yan meron ng Benda Asura 400. Hindi lang puro forma ang bike na ito. Sasabay rin ito kung anong uso sa market ng motorsiklo. At dahil dyan, unahin muna natin pag-usapan ang mga features niya. Ang gauge panel nito is a fully digital LCD TFT display that include all the indicators kasama na rin ng mga basic switches sa manibela ng bike. Nakasetup ito ng dual channel ABS para sa safety braking ng motor with the dual disc brake sa harap at disc brake na rin sa likuran. Pagdating naman sa suspension, ito ay naka single-sided aluminum swing arm na parang Ducati or BMW ang datingan with the monoshock. At pagdating naman sa harapan, meron naman itong upside down fork or yung tinatawag nating inverted fork. Malapad at malaki ang gulong ng Asura 400 and for sure maganda ito i-manage sa mga kurbada at mga likuan sa kalye. Ang muffler ng Asura 400 ay unique rin ng pagkakadesign na sumasabay sa linya at tindig ng motor. When it comes naman sa riding position, ito ay naka-aggressive setup so talagang tiis pogi ka pag hawak mo na si Asura. At LED made na lahat ang lighting system nito. Usapang makina naman tayo. Ito ay naka 389cc twin engine, liquid cooled, single overhead cam, 6-speed manual transmission, at may puwersang 36.2 horsepower and 32 Nm of torque na capable mag-accelerate ng 100 km per hour in 7 seconds. And with 160 km per hour na top speed. Dagdag pa dito ng Benda Motor, ito rin ay may 32.2 km per liter in fuel consumption and with the EFI fuel system. Kung sakaling ilalabas ito ng Moto Estrada para ibenta sa market, ito ay may estimated price na 215,000 pesos. And Brothers on the Wheel, ano sa palagay nyo? Worth it ba ang Benda Asura 400? At pwede na bang sumabay sa mga leading brand ng motor dito sa ating bansa? Mag-comment lang kayo para mapag-usapan natin yan. By the way, I'm Ark of Sork Moto. Sa wakas, natupad ko rin ang inyong request episode about kay Benda Asura 400. At sana nag-enjoy kayo. And you know the drill mga brothers. I-like, i-share, at mag-comment para pumasok sa traffic ang ating episode sa YouTube at Facebook nang makatulong sa ekonomiya. Cheers!